So guys, samahan niyo ako at mag-harvest tayo ng kamote sa paso, sa parihabang paso. Ayun, bago po natin ituloy ang ating pag-harvest, please po paki-subscribe po ang aking channel, paki-like na rin po, at paki-ring the bell po, yung bell na may tainga magkapareho para kung nagugustuhan po ninyo ang aking mga videos ay manonotify po kayo. Ayun, maraming salamat po. Ayan, tuloy na tayo sa harvesting. So ayan guys, yung ating kamote sa paso. Itong paso na ito ay 1 meter ang haba. So tignan natin kung anong ang laman nito. Ayan. May lumalabas ng laman dyan. Ayan. Pero ibaba natin para malaman natin kung anong itsura. Okay, wait lang. So guys, ito na at itataob na natin at titignan natin kung siya ba ay may kamote. Ayan. Oops, mabigat, mabigat. Uy, may sumabit pala. Sumabit pala yung ano pang bigkis nung paso. Ayan. Uy, naku, puro ugat guys. May laman ba ito? Let's see na lang. Oy, mayroon maliit. Nakita ko may maliit. Ayan, mayroon naman siya. Mayroon. Ito, nice size naman siya. Okay naman. Kaya, ayan. Last time kasi guys, nagtanim ako sa, o lagi ako nagtatanim sa, ano, sa raised bed o sa lupa. Kaya lang, maliliit yung lang yung nagiging laman niya. Parang mga ganyan lang. Mga ganito. Tapos, kasi kulang kami ng, ano, ng growing season. 4 na buwan lang ang aming growing season. Kaya, ayan. Eh, kailangan pa naman ng kamote ang mainit na lugar. So, naisip ko dahil yung paso na plastic ay mainit pag naaarawan. Ayan, bumili ako ng mahaba. Actually, subok lang to eh. Ayan, nakita nyo naman, malalaki naman yung laman niya. Kaya, next year, tatanim ulit ako dito sa paso na to. Kaya, ayan. Maganda naman, mukhang maganda naman ang ating harvest dito sa ating kamote. Imagine niyo kung marami akong paso na ganito, tapos tatanan ko ng, ano, kamote. Maganda rin, ano. Tapos yung mga, itong mga, ano, mga dahon, ilalagay ko sa pinakailalim ng paso para, ano man tawag niyan? Ma-compost na sila dyan para next year ay mayroon ng vitamin yung lupa. So guys, ito hinugasan ko na yung mga kamote at ito na sila. Ayan. Ano naman, mga ilan-ilan na malalaki naman siya. Diba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima na malalaki. Tapos yung iba maliliit. Okay na rin yun sa isang metrong payat na parihaba na paso. Okay na rin yun. Next time, magdadagdag ako para sana mas marami. Ayan. At least, may kamote. At may talbos na, nung summer, may kamote pa, o, diba? Para rin, nasa Pilipinas na ako. At, kahit wala tayong masyadong malaking lupa, kunting diskarte lang, magkakaroon naman ng, ano, maaani kahit papano. Hindi na, ano yan, hindi na sayang yan. Mahal-mahal ng ano dito, ang kilo ng kamote at nagmumula sa Israel at saka sa Amerika pa ang kamote dito. Sa Germany, gano'ng ang isang kilo, Maria Josep? Yung isang piraso na ganito sa isang pinakamalaki dito eh, nagkakahalaga na ng ano, ng 2 euro. O magkano yung sa Pilipinas? Magkano yung 2 euro? Hindi ba? Mga 120 pesos din yun, mga ganun din yun. So, hugasan natin na maigi at ating ipapasok naman mga.
Sabi ko sa inyo, ante, favorite ko ng ano, ng bunso ko. Kung gusto niya kumain ng kamote. Sarap na sarap siya sa kamote. Kaya pag nakita niya to, naku, matutuwa yun. Kaya lang, baka umutot na naman ng umutot. So yan guys, ang harvest natin ngayon ng kamote. Yuhuu! Wait lang, baliktarin ko lang yung camera. So guys, ayan, salamat sa inyo at sinamahan nyo ako mag-harvest ng kamote. Ayan, diba? Malalaki naman siya. Sa paso lang yan. Ano pa kaya kung marami akong pasong ganun, diba? Mas marami. At, ayan, meron pa akong mga kamote rin dito. Kaya lang hindi pa nalalantay yung mga dahon. Ito muna guys. Oh, matutuwa ang aking anak nito sa result ng ating kamote harvest. Ayan. Tikman daw natin. Hmm. Lasang kamote guys. Hmm. Sarap. So guys, mayroon pa ako isa ditong kamote. Ayan. Violet naman to. Kaya lang medyo hindi pa siya namamatay. Kaya tignan muna natin kung hanggang saan siya. Tapos saka natin i-harvest. Violet ang laman nito. At, ayun. Okay pa naman siya, kaya hindi ko pa i-harvest. Tsaka may mani pa ako dito. So guys, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtsatsagang manood sa aking channel o sa aking video. Ayun, again po, nagpapasalamat po ako ng maraming sa mga nanonood ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. Sana po pagpalain kayo ng ating Diyos. At ako po si Lauren. At ako po ay magpapaalam na. Ayun, hanggang po sa uulitin. Bye-bye!